pong muli sa inyong lahat at welcome back sa aking channel. Kung bago ka pa lang ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment at mag-share. Ang pag-uusapan naman po natin sa araw na ito ay ano ba ang pagkakaiba ng lumang tipan sa bagong tipan? Una po ay nagkaiba sila syempre sa salita. Dahil yung isa ay luma at yung isa naman ay bago. Pangalawa, sila ay nagkaiba sa panahon kung saan ito nag-umpisa at kung kailan ito nagtapos. Ang lumang tipan ay nangyari sa panahon ni Moises na ang mga Israelita ay nakipagtipan sa Diyos. At sa kanilang sarili ay kanilang sinabi na kanilang susundin at gagawin ang utos ng Diyos na walang tulong ng kahit na sino man. Ngunit iyon ay natapos din pagkalipas ng 40 araw sapagkat nasira nila ang tipan na kanilang ginawa sa Diyos sapagkat sila ay sumamba sa ginintuang guya. Ang bagong tipan naman ay nag-umpisa sa panahon ng Eden nang unang magkasala si Adan. Sa Genesis 22:18 ay ipinangako ang binhi ng babae na dudurog sa ulo ng ahas. At ang tipan ng biyaya na iyon ay inulit sa panahon ni Abraham. Sinabi ng Diyos kay Abraham na sa pamamagitan ng isang binhi ang lahat ng bansa ay pagpapalain. Ang binhi ng babae na dudurog sa ulo ni Satanas at ang binhi na magpapala sa buong bansa ay walang ibang tinutukoy noon kung hindi si Kristo. At iyon ay matatapos bago siya bumalik dito sa lupa. Pangatlo ay magkaiba ang dugo na nagpatibay sa lumang tipan ay walang iba kundi ang dugo ng hayop na handog. Samantalang sa bagong tipan, ito ay pinagtibay sa pamamagitan ng dugo ni Kristo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Pang-apat, sila ay magkaiba sa kahulugan. Ang kahulugan ng lumang tipan, sundin mo at mabubuhay ka. Ngunit kung hindi ito masusunod, ay sumpain ang taong iyon. At sa bagong tipan naman ay mayroong mas mabuting pangako. Ang pangako ng biyaya na ipagkakaloob upang masunod ang kautusan. Sapagkat ang tao sa kanyang sarili, kung hiwalay sa Diyos, ang kanyang pagsunod ay parang isang maruming basahan. Ngunit kung kalakip ang pananampalataya at biyaya ng Diyos, tayo ay magiging kasang-ayon sa kanyang kalooban. At panglima ay magkaiba ng pangako. Sa lumang tipan ay wala nang pangako doon, kung hindi sumpa. At sa bagong tipan ay mayroong pangako ang Diyos na buhay na walang hanggan. Bagaman tayo ay nasa kahuli-hulihang panahon na, kung tayo ay nangangatwiran na kagaya ng mga Israelita noon sa panahon ni Moises na hindi tinatanggap ang dugo ni Kristo at hindi sinasampalatayanan, tayo ay papasok sa lumang pakikipagtipan at tayo ay sasailalim sa kahatulan. Paglilinaw lang po, ang biyaya ay hindi binigay ng Diyos upang maging i-excuse natin ang ating mga kasalanan. Kung hindi, ang biyaya na tulong ay pinagkakaloob upang tayo ay maging kasang-ayon sa kanyang kalooban at maganap natin ang kanyang kautusan. Sapagkat sa ating sarili ay wala nga tayong magagawa. Kaya sa ating pananalangin sa Diyos ay palagi nating isama na hingin natin ang tulong ng kanyang banal na espiritu at ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Upang sa gayon tayo ay mamuhay at makalakad na kagaya
ng sa ating Panginoon. Yan lamang po at maraming salamat sa inyong panonood. Sana po ay meron kayong napulot na aral. Hanggang sa muli po.